Purihin po ang ating Panginoon, isang mapagpala at mabiyayang umaga sa inyong lahat, sa mga kasama po natin sa Google Meet. Welcome po sa atin pong Don Watch and even sa atin pong mga kasamahan sa Facebook Live. Welcome na welcome po tayo sa araw po na ito, sa pananambahan natin, pananalangin, pabubulay ng salita ng Diyos ito po sa ating Don Watch na ito. And isang pribilehyo naman po para sa akin na makapagbahayag ng salita ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Purihin po ang Panginoon, napakaganda po ng pag-aaral po na gagawin natin simula sa kahapon. Sa mga susunod pa na mga araw, pinag-aaralan po natin ang patungkol sa pangitain ng Diyos sa buhay natin. Alam ko, lahat tayo may mga pangarap, may mga pangitain sa buhay. Amen po ba? At alam niyo po, ang pangitain po na yon ay umaayon lamang sa kalooban at kagustuhan ng Diyos para sa atin. May mga gusto man tayo, pero depende. Gusto ba ito ng Panginoon para sa atin? May mga pangarap tayo, may mga panaginip tayo, may kagustuhan tayo sa buhay. Sa buhay po natin, siguro po, ilan lang ano po, pwede po natin i-comment sa ating comment box. Ano po ba yung pangarap ninyo? Siguro mga isa o dalawa na pangarap at pangitain, dream po natin sa buhay natin. Pwede yung sa sarili, family, makapagtapos ng pag-aaral, makakuha ng magandang trabaho, o kaya po sa ministry, maging mahusay na lingkod ng Panginoon, makapag-witness, o kaya po ay maging pastor, makapagtayo ng church. Lahat ng ito, pwede po ninyo i-comment at alam ko po na kung ito'y kalooban ng Diyos, magkakaroon ng kaganapan. Lahat tayo ay may mga pangarap, may mga panaginip, may dreams tayo sa buhay natin. At ang Diyos din naman po ay mayroong dreams din para sa atin. Paborito ko pong talata, ang Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, and plans to give you hope and a future." Napakagandang pangako ng Panginoon sa atin. Pangako po na tayo'y pauunlarin ng Panginoon, hindi sasaktan. Pangako na dudulutan po tayo ng pag-asa sa buhay natin. At alam ko po na tayo ay dadalhin ng Diyos diyan, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, sa biyaya ng Diyos, aakayin tayo. Kapag tayo pinagtiwala sa Lord, aakayin tayo doon sa pangarap ng Diyos para sa atin. Sabi kasi ng 2 Thessalonians chapter 3 verse 5, "May the Lord directs your hearts into the love of God and into the patience of Christ." So iyahatid tayo talaga. Ayon po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, iyahatid tayo doon sa pangarap ng Panginoon sa atin. Napakaganda po nung pag-aaral na gagawin po natin. Pinag-aaralan po natin yung isang aklat ni Pastor Cesar Castellanos, "Dream and You Will Win the World." Nangarap tayo para sa buhay natin, para sa ministry natin, and we will win the world. Kahapon po ay pinasimulan natin yung panimula, and then po yung learn to dream na itinuro po ni Pastor Rocky. At ngayon naman po, chapter 2 po tayo, the origin of dream. Saan ba nagsisimula ang pangarap, pangitain ng Panginoon? Dahil alam niyo po, sabi po nung isang quotation, "Living without a dream is like going through life blindfolded." Sino po dito, ang hirap pong lumakad na may blindfold ka, may takip ang iyong mga mata. Hindi mo alam kung saan ka makakarating, hindi mo alam kung saan ka makakapunta. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kaya po, kung ikaw ay nabubuhay ng walang pangitain, walang pangarap, ganong klase ang lakad mo sa buhay. Lakad na may takip, may piring ang iyong mga mata. So kaya po, magpapasimula ang lahat ng bagay, ang katagumpayan sa pangitain ng Diyos para po sa atin. Una po, na ilang mga bagay lamang po ang gusto ko pong ibahagi. Ayon po ito sa testimony ng pagpapasimula ng ministeryo ni Pastor Cesar Castellanos. Ang una ko po na gustong puntuhin po dito, think about what you want to achieve. Isipin natin muna, ano ba talaga yung gusto kong marating sa buhay natin? Si Pastor Cesar Castellanos, nagpasimula po sila ng tanging naisin ay ang magawa ang kalooban ng Panginoon. Pero sila po ay humarap din sa isang financial hardship ng buhay po nila. At ito po yung nagsilbing obstacle niya para abutin yung layunin ng Lord para sa kanyang buhay. Alam ko po, marami tayong mga pangarap sa buhay. May mga obstacle,
siguro iba po sa atin. Isang obstacle din po yung financial, obstacle po sa atin marahil yung hindi born again na members ng family natin. Maaari pong obstacle yung sa physical na meron tayong nararamdaman. Alam niyo po, katulad din po ni Joseph, marami din pong hadlang sa kanya para sa katuparan nung kalooban ng Lord para sa kanya. Pero Joseph ay patuloy at patuloy pa rin pong gumikilos at gumagawa ng paraan. At ang Diyos din naman po ay gumagawa ng paraan para maabot po at maganap yung plano niya para kay Joseph. Naging hadlang man po yung kanyang mga kapatid sa pag-abot ng kanyang pangarap. Naging hadlang man po si Mrs. Potiphar para sa kanyang pangarap. Naging hadlang man po yung cupbearer. Kaya po tumagal yung kanyang, yung katuparan ng pangarap po niya. Pero tuloy pa rin po siya sa plano ng Lord na siya po ay sinasamahan ng Panginoon sa lahat ng kanyang ginagawa. Si Pastor Cesar po ay nagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Doble kayod po siya. Mababa man po yung kanyang salary, yung sweldo po niya, pero sabay po niyang ginagawa ang paglilingkod at ang kanyang pagtatrabaho. Pero sa puso niya, mas gusto talaga niya yung ministry. Alam niyo po, minsan yung kanya pong anak ay nagkaroon din ng pangarap. Sabi niya, gusto niyang makapag-makasyon, makapag-beach. Kaya lang, wala nga po silang kakayahan para magawa po ito dahil maliit lang po yung kanilang kita. At doon po, nagsimula ang lahat. Ginawa po nung kanyang asawa ay kumuha po ng notebook. Marinig po niya yun at pagkatapos ay isinulat po niya yung lahat ng mga ginugusto niya. Kahit po mahirap, inisip po niya, ano ba yung gusto kong maabot? Ano ba yung gusto kong makamit? Sinulat po niya yon sa isang notebook. At pagkatapos po, naglaan po siya ng special time para ipanalangin at i-present po ito. Lahat ng petition na yon sa ating Panginoon, inilagay po nila, pinagkatiwala po nila sa kamay ng Diyos, asking na ang lahat ng ito ay bigyan ng katuparan ng ating Panginoon. At sila po, sa biyaya po ng Diyos, ay tumanggap po ng enough na pagpapala mula sa Lord para po makapagbakasyon. Isang bakasyon po na hindi po nila malilimutan dahil dinala po sila ng Lord sa isang napakagandang lugar na pinapangarap po nila. Ginugusto po, lalo na po ng kanyang anak. Totoo po yung sinasabi ng Psalms 37 verse 4, delight yourselves in the Lord and He will give you the desires of your heart. Commit your ways to the Lord, trust in Him and He will act. Kapag hindi po tayo humakbang, pag hindi natin inisip ano ba yung gusto natin ma-achieve sa buhay, wala pong mararating. Siguro po kung may papel po kayo dyan o may notebook kayo, pwede magsulat-sulat na po kayo ng inyong mga pangarap, pangitain. Wala pong imposible ha, huwag nating ilimit ang Lord sa buhay po natin kahit ano po na ginugusto natin. Magpapasimula po tayo ngayong araw na ito na pagtiwalaan ang Panginoon sa lahat ng area ng buhay natin. Imposible man o hindi imposible, kaya man, abot man ng kaisipan natin at kakayahan natin o hindi man po abot ng kaisipan natin at kakayahan natin na mangyari. Sulat din po ninyo dahil alam naman po natin, walang limit ang Lord. Ako man din po, sabi ko, isa sa mga pinapangarap ko nung bata-bata pa po ako, sabi ko, Lord, isang gusto ko pong mapuntahan din ay Israel dahil alam natin, pag nagbabasa po tayo ng Bible, gusto kong mapatunayan, totoo ba talaga sinasabi ng Bible, eto ba, ganyan, ganyan, etc. So, pangarap lang po yun. Pero 2015, nadala po tayo sa Israel dahil sa isang vacation, sa isang pastor's congress. Salamat sa Panginoon sa experience po na yun, kakaibang experience na yun na ipinagkaloob ng Panginoon sa akin. Imposible man po, pero ginawang posible ng Panginoon, ng Diyos, ang siyang nag-provide ng lahat po na ito. So, na-witness nila, Pastor Cesar, na-witness nila yung katapatan ng Panginoon sa kanilang buhay dahil narating po nila sa hindi nila inaasahan, in-imagine na bakasyon, nagpasimula po ang Lord sa kanilang buhay at sa kanilang ministeryo. Nothing happens unless first we dream. Hanggat hindi tayo nangangarap, hanggat hindi tayo nag-iisip ko ano yung gusto nating abutin sa buhay, walang mangyayari. No matter what you set out to do, you first need to think about what you want to achieve. Without dreams, nothing happens. So,
Yan, mamaya ipagpe-pray po natin yung mga sinusulat po ninyo na yan. Pangalawa po, seek and hear the voice of God. Ang hanapin ang Panginoon at pakinggan ang boses, ang tinig ng Diyos. Sabi po kasi ng Jeremiah 29 verse 11, 12 to 13, then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you and you will seek me and find me if you search me with all of your heart. Pag inanap natin ng Panginoon, siya po ay ating masusumpungan. Hinanap po nila ang Lord sa pananalangin sa Panginoon, sa lahat ng mga prayer request na yon, sa lahat ng mga petitions po na yon na kanilang isunulat. At ang Diyos ay kumilos sa kanyang buhay, sa kanyang paghahanap sa ating Panginoon. Pastor Cesar ay nakarinig po ng isang tinig habang siya po ay naglalakad sa dalampasigan, ay nangusap po ang Panginoon sa kanyang buhay. Ang sabi ng Lord sa kanya, babaguhin kita at ihahanda kita for a very special purpose sa ministry ng Panginoon para sa iyo. And then habang pagbalik po niya, naupo po siya sa isang rocking chair at doon po ay sinimulan po niyang hanapin ang makipag-communion ng Lord para sa kanya at naramdaman po niya yung presensya ng Lord sa kanya eh. Nangusap po ang Panginoon sa kanya. Sabi po ng Lord sa kanya, I am the Ancient of Days and prepare your heart for worship because I will speak to you. Magsimula kang sumamba, magsimula kang i-worship mo ko, and I will speak to you. Nag-worship po siya, at yun po yung very intense time ng Lord na ng pagsamba para sa kanya. At habang siya po ay sumasamba sa Panginoon, nangusap po muli ang Lord sa kanya. Ang sabi ng Lord sa kanya, I am going to move your chair. Rocking chair po yun, ha? Pero hindi, nakasteady lang po siya. At hintay po siya na hintay. Hindi kumikilos yung rocking chair. Walang galaw. Hanggang sa ang ginawa po niya, sinimulan po niyang iugoy-ugoy at pinagalaw po niya yung kanyang rocking chair. Nungusap po ang Lord sa kanya. I could move your chair directly, but I prefer to do it through you. Kaya ko naman yan eh. Sabi niya, sabi ng Lord kay Pastor Cesar, kaya ko naman pagalawin yan eh, pero mas pinili ko na gamitin ka para gumalaw yung upuan. Sabi ng Lord sa kanya, kaya ko namang mangusap sa puso ng ibang tao para mabahagi ang salita ng Diyos, pero mas pipiliin kita para gawin lahat ng iyon. At pagkatapos po ng pangungusap na yon ng Lord sa kanya, kung paglilingkuran mo ko ng buong puso mo, ako bilang Diyos mo, walang imposible sa iyo, walang imposible sa akin, I will supply all your needs. Your ministry is that of a pastor. Ang ministeryo mo ay ang pagpapastor. And then ang sabi ng Lord, dream a big church. Because dream is the language of the Spirit. Ito po yung lingwahe ng Panginoon, lingwahe ng Espiritu ng Diyos, ang tangitain. Nangusap po muli ang Lord sa kanya, ang mga members mo ay magiging kasing dami ng bituin sa langit at hangin sa dalampasigan at hindi mo na kayang sukatin, hindi mo na kayang bilangin. Katulad po kay Abraham, Genesis chapter 22 verse 17, I will surely bless you and I will multiply your descendants like the stars in the sky and the sands on the seashore. And your descendants will possess the gates of your enemy. Dream and you will win the world. Salamat po sa tinig ng Panginoon. Nagkaroon ng kasiguraduhan, katiyakan sa kanyang buhay na meron siyang mararating. May gagawin ang Panginoon para sa kanya. Higit sa kanyang inaasahan, higit pa po sa ninanais ng Panginoon sa kanyang buhay. Sa kabilang bahagi ng kanyang isip, paano ko gagawin iyon? May mga pangangailangan ako, pero ang Diyos na ang bahala. Although we didn't know how it would all come to pass, yet we know that the Lord, our God, is in control of everything. Kontrolado po ng Lord at ng bagay. So, makinig lang tayo at hanapin natin ang
Panginoon. Sabi nga dun sa isang awit eh, we do not seek the gift, but we seek the giver. Hanapin po natin ang tagapagbigay. Huwag lang po yung regalo. Hanapin natin ang Diyos upang masumpungan natin yung dakilang kalooban ng Panginoon. At that very moment, pangatlong bahagi ng kanyang buhay, it was change, the change of nature. Nagkaroon ng isang kakaibang pagbabago sa kanyang buhay at kakaibang pagtatalaga ng kanyang sarili. Sabi niya ganoon. Tapos pagbalik po niya sa kanilang lugar, sabi niya talagang, totally, I will wholeheartedly and devoted sa Panginoon, sa kagustuhan ng Lord. And sabi po ng 1 Kings chapter 8 verse 61, be wholeheartedly devoted to the Lord our God, to walk in His statutes and to keep His commands as it is today. Kaya po sa pagpapasimula ng kanyang buhay bilang pastor, siya po ay totally nagsuko ng buhay niya. At itinilagay niya yung kanyang sarili sa paglilingkod sa ating Panginoon. Alam, may trabaho siya. May mga kailangan din po siyang bayaran pa sa kanyang opisina. At hawak po niya yung kanyang resignation at sabi po niya makikipag-usap siya sa kanyang boss. At yung boss naman po, in-invite siya sa office and then salita po ng salita yung kanyang boss. Hindi po siya binigyan ng pagkakataon para magsalita. Sabi po ng kanyang boss, nag-decide kami na ilipat yung business natin, itong negosyo na ito, sa ibang lugar, at isasarado na natin itong opisina na ito. At gusto ko sana makasama ka doon sa bago nating lugar na pagtatrabaho. Medyo po nagkaroon ng lift of joy, shout of joy sa kanyang puso dahil may plano ng Lord para sa akin. Sabi na lang po niya, boss, hindi ko po talaga kakayanin dahil may ibang tawag po ang Panginoon sa akin. At salamat po dahil ino-offer niyo po ito sa akin. At kaya lang hindi ko po talaga kayang tanggapin dahil ako po ay totally na tatalaga ng buhay ko para sa paglilingkod sa ating Panginoon. So kinonsider po ng boss niya dahil alam niya napakaganda naman po nung layunin na yon at alam po niya yung commitment niya sa ating Panginoon. Sabi na lang po ng boss niya, Cesar, ito namang lugar na ito, itong bahay na ito, mawawala na naman ng tao, wala nang uupa dito, wala nang titira dito, pwede kang magsimula ng church mo dito. Lalo pong natuwa yung puso po niya. Dagdag pa nung boss niya, at wag ka na mag-alala dun sa utang mo dun sa company natin. Lahat ng iyon, papatawarin ko na, kalimutan mo na lahat. Kakaibang uri ng kagalakan ang tinanggap po niya mula sa Panginoon. Totally, nung nagkaroon siya ng puso, na isang pusong binago ng ating Panginoon, doon kumilos ang Lord sa kanyang buhay. We saw the Word of God na nagkakaroon ng fulfillment sa kanyang buhay. Alam ko po, ang layunin din ng Diyos ay magkakaroon ng katuparan sa buhay natin. Kung nakamaganap sa Kanya, makinig sa Kanyang tinig, magbago ng nature mo, na ialay total na paglilingkod mo sa ating Panginoon. Magawa mo lang yung kalooban ng Diyos. Pangapat po, through faith, God-given dreams become reality. Pananalig pa rin po ang kailangan eh. Sabi po na Ephesians chapter 3 verse 20, glory be to God who by His mighty power at work within us is able to do far more than we could ever dare to ask or even dream of. Infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes. At doon po nagpasimula yung pananampalataya niya doon sa vision ng Lord para magkaroon ng katuparan, magkaroon ng reality yung kanyang pangarap na ito bilang pastor, magagawa ng Panginoon. Nagpasimula po sila ng kanilang pananambahan sa Lord. Naabot po niya, nagpasimula po sila, 30 people lang po eh. Nag-strategize siya, nag-plano siya, o ganito, ganito, ganoon. In-involve po niya yung mga tao, mga leaders, nag-motivate po siya. Kaya lang, nagiging problema. Every time na minumotivate siya para sa paglilingkod, nawawala po sa ministry.
kakaroon ho ng problema. So, isip na naman siya ng kaparaanan. Ang dami po niya mga inisip ng mga bagay-bagay. Pero lahat ng iyon ay kulang. Proverbs 3:5 says, "Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. He shall direct your paths." Sabihin ng Lord sa kanya, kung tutuloy mo yung plano mo, it will continue to ruin them. Pag plano mo, plano ko ang gawin mo. So, faith in his heart and the Lord, namusap po ulit sa kanya. Alam niyo, may nilagay po siya na Lord sa kanyang isipan ng numero 200. Palagay 200. So, lagi po niya naiisip yung 200 na yun. In 6 months, ay magiging ganitong kaming kadami. Ginawa po niya, sinulat po niya kung saan-saan yung 200. Lagi po niyang nakikita yung 200 po na ito. Malaking challenge po sa kanya dahil hindi naman po siya nagpapastor ng ganoong kadami pa. Over 100 pala pa. So, nanalangin po siya ng gusto. Ipakita ng Lord sa kanya. Pinanampalatayanan niya ng gusto yung dream na ito para magkaroon ng reality. And for the glory of God, nagkaroon ng kaganapan dun sa target date niya. Nabot po niya yung goal niya na yun. Panglima, have a clear vision of what which you desire. Hindi lang po yung isipin eh. Kanina, number one, inisip natin. Actually, pinasulat ko po sa inyo, di ba? Pero ito po, clear vision. Gawin natin mas malinaw pa yung pangitain na ito. Isang strategy na ibinigay ng Panginoon kay Pastor Cesar kung i-exercise yung kanyang faith sa pamamagitan po ng pangitain, ng vision, ng dreams and vision. Alala po niya yung pasimula niya na maliit pa lang naman po yung kanilang lugar at ang pangitain po niya, lumalawak yung kanilang spasyo. Yun pong isang daan miyembro na dumadalo sa church. Pinukas po niya yung spiritual eyes niya. Nagpasimula po siyang mag-dream, mangarap, i-extend ng Lord. Madami, napupuno. At paglabas po niya, nakita niyo yung parking lot, punong-puno ng sasakyan, punong-puno ng maraming mga tao na nagdadatingan sa kanyang church. Pero sa pasimula po, 30 members lang naman po yung naroroon sa kanyang church. At kinawa po niyang malinaw sa kanyang buhay, sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso, yung lahat ng pangitain na ito at pinanampalatayanan po niya yun. The entire church was time saturated with the spirit of conquest and miraculously, 3 months, the dream came past. After 3 months po ay nagkaroon ng katuparan yung pangitain na ito sa kanilang iglesia mula po sa isang maliit na church. Sila po ay pinalaki ng ating Panginoon. Ang iglesia po ng ating Panginoon, gamitin po natin yung language of faith through dreams and vision. Gawin natin mas malinaw pa yung pangitain ng Panginoon, yung direksyon ng Panginoon. Maunawaan po natin na tayo ay kailangan pumasok pa doon sa spiritual dimension ng pananampalatayan natin. Sa dimension po na ito, na makikita natin at masisilip natin yung blessing ng Lord, yung pangitain ng Panginoon, and persistently, let us visualize clear image of what we want to conquer. And alam ko na magkakaroon po ito ng katuparan. Katulad po ni Abraham, nagkaroon ng pangitain ng Lord sa kanya. Imaginin po niya yung lahat ng bituin ng mga apo-apo po niya, kaapo-apuhan po niya. And he practices faith hanggang sa magkaroon ng katuparan ang lahat ng mga pangarap na ito. Let us see that vision in us, in our hearts, na magkaroon tayo ng pananampalataya na maging malinaw na malinaw yung pangarap ng Lord sa atin. Pangarap ng Lord sa JAL Bagbagin, pangarap ng Lord sa JAL Angat and BRT, maging malinaw po sa atin yung mga pangitain po nito. Because if your vision is not clear, something is wrong with your faith. Maaaring may takot,
Merong pagdududa, may trauma, may arguments, may gulo sa isip natin. Dahil ang kaaway, ginugulo po niya ito. But when God gives you a vision, lahat po ng mga conflict, lahat ng mga logic, lahat ng mga kasalungatan po nito, iaayos po ng Panginoon para sa atin. And last, have the power of, have faith in God and in the power of the Holy Spirit. Kanina, manalig ka doon sa vision mo. Kaya malinaw. Manalig ka din sa Diyos na gumagawa sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang kikilos para magkaroon ng katuparan ng ating mga pangarap. The only way we receive God-given dreams is for the Spirit to bring revelation to our life, connecting and uniting us with the Spirit of God. Yung idugtong po tayo doon sa Spirito ng Diyos para magkaroon ng katuparan yung lahat ng mga pangarap natin. Kasi sa lakas lang natin, sa kakayahan lang po natin, hindi natin talaga kakayanin. Lagi po nababanggit po sa amin ni Pastor kayo, yung pangitain po ninyong 1,000 siyempre, 1,000 na ganito. And imposible, mahirap. Sa lakas po natin, hindi natin kakayanin. Pero kaya ng Lord. May kilos ng Panginoon sa buhay natin. Kung makikipag-isa po tayo sa Espiritu ng Lord, yung Espiritu natin, makikipag-isa sa divine presence ng Lord, yung lakas at yung kapangyarihan ng Panginoon ay atin pong matatanggap at makakamit po natin yung kalooban ng Diyos at ang kagustuhan ng Panginoon para sa atin. Naniniwala po ako, mga dawn watchers, you will become men and women of faith. We have a vision and dream. At ang bawat isa po sa atin, payo ko po sa inyo, never give up in the midst of the battle, for they have an internal forces that makes them strong and courageous. Mananampalatayan ng Panginoon, mga conqueror ng Lord, nagpapasimula po ang Lord sa buhay po natin, mga pangarap, mga pangitain po natin, na gusto po nating maganap ng Lord sa ating mga buhay. Ready po ba kayo na magkaroon ng katuparan ang pangarap ng Lord? Kung nahahanda kayo at kung pakiramdam natin ay may tawag ang Lord, may pangungusap ang Panginoon sa inyo, sulat po ninyo sa ating comment box, I am ready to do the will of God. At mga men of faith are willing to do the will of God above all else. Kahit malockdown ulit tayo, kahit malockdown po ulit tayo, papatuloy at magpapatuloy po tayo na gagawin ang kalooban ng Diyos hanggang sa maabot natin yung pangitain ng Panginoon sa iglesia natin. Yumuko po tayong lahat at pumikit. We bless your name, O Lord, and we honor you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin may pinasisimulan po kayo sa puso ng bawat isa po sa amin. I-reveal mo yung mga pangitain, mga pangarap namin sa aming buhay, sa ministeryong pinagkatiwala mo po sa amin. Lord, ano man po yung mga pangarap nila, pangitain nila, especially Lord, doon sa mga nagsulat, ano man po yung mga naisip nila, sinulat nila. Tinatayuan po namin ito na Lord, walang imposible at walang mahirap sa inyo. Lahat ng bagay ay kaya mong gawin. Doon sa awit, ikaw ay Diyos na sumasagot sa aming mga dasal at panalangin. At naniniwala kami, Panginoon, na sa lahat ng area ng buhay namin, may kilos ka at may galaw ka sa buhay namin. At gusto mo kaming i-direct doon sa pag-ibig mo, sa kalooban mo, sa pangarap po ninyo para sa amin. Kaya naman, Panginoon, niiling po namin, likaan mo po kami ng isang pusong mayroong mas malaking pananampalataya at pananalig upang abutin ang mga pinapangarap namin sa aming buhay.
Pananampalataya, Panginoon, ay pananampalataya na ang lahat ng bagay ay mapangyayari mo at magaganap mo po sa buhay namin. Ito po yung inihiling ko na ilagay po ninyo sa puso ng inyong mga anak. Tatayuan po namin yung pangarap na yon, yung panaginip na yon, yung dreams na yon. Tatayuan po namin yung kagustuhan mo, yung kalooban mo para sa amin. And we believe, Lord, hallelujah, that everything will come to pass. Mangyayari, magaganap po ito through us. Gagamitin mo po kami. Lord, sa lahat po ng mga nagsulat ng I am ready to do your will, hipuin mo po sila, Panginoon, naway ang kanilang espiritu ay makipag-ugnayan sa espiritu mo at mapadaloy po ninyo ang inyong kapangyarihan sa kanilang buhay at magagamit po ninyo sila upang magkaroon ng katuparan ang magandang plano mo para sa kanilang buhay at para sa iglesyang ipinagkatiwala po ninyo sa kanila. Ang mga pangarap po ni Pastor Rakey para sa JIL Bagbagin, sa Area 3, sa Region 1, Lord, lahat po ng iyon ay pinananampalatayanan namin, pinangahawakan namin, tinatayuan po namin ng may pananampalataya. Inihiling po namin kung papaanong ang lahat ng iyon ay naging malinaw na pangitain sa kanyang buhay. Maabot din po ito ng lahat ng mga lingkod mo sa JIL Bagbagin, sa buong Area 3, kami na mga pastor ng Region 1, lahat po kami, Panginoon, yung pangitain na malinaw na yon sa kanyang kaisipan, ma-extend din po sa amin, Panginoon. Makita din po namin, Lord, yung vision mo for our church, for our ito pong iglesia na pinapahawak po ninyo sa amin, Panginoon. And we pray, Lord, ng kapangyarihan mo, ang kalooban mo, o Diyos, ay maganap sa buhay ng bawat isa po sa amin. Lahat po ng mga hadlang, Panginoon, na dadaanan po namin, tulungan mo po kami na mapagtagumpayan ang lahat ng iyon. At hindi po kami mapipigil ng mga hadlang na iyon, bagkos magpapatuloy po kami knowing that we have a great God, greater than obstacles, greater than any obstacles na haharapin namin sa aming buhay. Alam namin, kayo ang magpapala sa bawat isa na naririto po, na kasama namin sa Dawn Watch na ito. Lahat po ng pangarap nila, lahat ng mga ginugusto nila, Panginoon, according to your will, let it be done, let it be done, let it be done, let it be done according to your will, Panginoon. Lahat ng ito, o Diyos, ay bigyan po ninyo ng katuparan at mangyari at maganap sa buhay ng bawat isa. Ang Jeremiah 29:11, plans to prosper us, not to harm us, plans to give us a better future, Lord, better future for our country, for our church, for our family, for ourselves. Marami pong salamat, Panginoon, naway ang biyaya ng kalangitan ay maranasan po ng bawat isa po sa amin. Patuloy kaming mga hahawakan namin, Panginoon, ang mga pangako mo na ito kasama po ng mga pangarap po ninyo para sa iglesia, sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, at inihiling po namin, puspusin mo kami't punuin ng kagalakan, kapayapaan na nagmumula sa iyo, ang nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos Ama, ang masaganang biyaya ng Panginoong Yesus, at ang walang katapusang pakikipisan ng Espiritu Santo ay maranasan namin ngayon, bukas, at magpakailanman. Ito po ang samo at panalangin ng bawat isa po sa amin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Huwag po tayong lilimot sa mga pangarap at pangitain ng Panginoon. Magpatuloy lang po tayong ganapin natin ang dakilang kalooban ng Diyos sa buhay natin. We are willing and we are ready to do the will of God above all else. God bless you. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Shalom.